Okay, so mga pare, kayo yung dumalang tayo ng police station. So, assist tayo kay sir. So, yun. Para, yun. Ngayong araw nga pala, bumiyahe tayo kay Lala Move. Siyempre, at kailangan natin bumiyahe para kumita tayo. Una natin booking dito sa may Barangay Barrera, Kabantuan City, at papunta ng La Ornoy Baysia. Kinuha na natin para naman makalibot-libot tayo at magaganda rin yung tanawin sa gawing La Ornoy Baysia. At mga ilang minuto nga lang nakalipas, nakarating na tayo rito sa Barangay San Isidro. Dito nga pala, napaka-traffic pag-aalangan ng oras pag nag-uwi yung mga estudyante. At maya-maya lang din, nakarating na tayo sa papasok ng Palayan City. Ito nga pala yung bagong tulay sa Palayan City, napakaluwang. Yung sarado nga pala yung lumang tulay nila at aayusin siguro yon, pero hindi natin din alam. At mga ilang minuto lang din, nakapasok tayo sa loob ng Palayan. Nakasalubo nga pala natin yung mga ka-big bike. Grabe naman, napakaganda naman ng mga big bike nila. Mapapasana all ka na lang. Ayan, napakadami nila yo. So after niya, nakarating na rin tayo rito sa palikuan ng Laor. Yung diretso nga pala na yan, papunta nga pala na Bungabong. Ito naman pa kanan, ay papunta nga pala ng Laor sa kanang Gabaldon at Tinggalan. So ginagawa nga pala yung daan dito. Kaya pagka traffic dito, magbaong kayo na mahabang pasensya. At maya-maya, nakarating na tayo sa may gawing Laor. At ito nga, ipapasok na tayo sa arko ng La Ornoy Baysia. Napakaganda nga pala ng tanawin dito sa La Ornoy Baysia. Napaka-fresh ng hangin. Pagpasok nga pala natin dito sa may arko at may tubig nga pala dito sa dadaanan. Napakasarap namang maligo. Nakita nyo naman, natin ang ating motor. Binasaan natin para ma-fresh siya. After nyan, ito pinaliko na nga tayo dito sa may papuntang tanawin. At dito kasi nakapin yung ating didiliberan. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo makakarating. Dinire-diretso lang to, papunta ng tanawin, at para makapasok tayo sa may kanto. Ito na nga ay medyo nagdadalawang isip na ako at pinasok na tayo rito sa may rough road. Maliwa po tayo rito at dinire-diretso ko lang kasi nga sinusundan ko rin yung pinabinigay ng customer. Kaya yan yung sinusundan natin. Kala ko nung una talaga ay dito, pero dinire-diretso ko lang, nasindan ko na lang yung pin. Nawalan nga pala ng signal dyan. Kaya ang ginawa ko, dinire-diretso ko na lang at nagtanong na ako sa mga tao dyan. Meron nga pala ako napagtanongan ng mga security guard dyan. Hindi ko alam kung nagbabantay sila sa mga farm. May mga farm din kasi tayong nakita na pumunta tayo dyan. Nakita nyo naman yung dadaanan. Buti na lang, magaganda pa yung gulong natin. At may baon din naman din tayo ng pang vulcanite. At tubeless naman tayo ng gulong. At dinire-diretso ko pa rin to at sinundan ko pa rin yung pin. At baka naman kasi tama naman yung pin at di na rin kasi natin makakontak customer at medyo nawalan po tayo ng signal dito. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko na lang talaga yung pin at dumire-diretso ko rito sa pababa. Pagbaba ko nga pala rito, mga pare ko, may nakita nga pala ako rito ng dalawang kanto. Dito sa part na to, hindi ko na alam kung saan ako dadaan kasi nawala na nga yung Waze at nawala na ako ng signal dito. Kaya nagtanong na lang ako sa dumaan na tao rito. Buti na lang, tinaro niya rito sa may bandang kanan at doon na tayo pumunta. So ayun mga pare, kung may napagtanungan tayo ng security rito, wala talaga signal dito. So dito raw, ready tayo sa kumanan tayo. At dito raw, meron daw dito nagbibenta ng mga milk. Sobrang lahayo, grabe. Additional tayo. Lalo, game. So pwede magtanong, may nagtitinda po ba ng mga milk tea dyan? Milk tea? Wala rito sa gabi rito? Wala po. Wala nang paan yung bahayan dyan sa gabi dyan? Wala na. Sa kaya ito. Naligaw na ako. Balik. Saan mo ba kayo gagawin? Eh, dito po nakapin eh. Miltihan eh. Dito niya pin eh. Diretso ba yung highway na yun? Diretso po yun. Ha? Ito ba yung highway? Babalik ako sa highway? Opo. Diretso yun. Pa... Patanawat? Hindi po ah. Pa ganun. Pa... Ngayon dito, mm-hmm. Sa kabila. Doon ang highway, pa-highway yun. Thank you ate. Dito sa part na to, yung napag-isip-isip ko nang bumalik na at wala na talaga tayo makita mga bahayan dito sa lugar na to. Wala naman siguro nagtitinda ng milk tea rito. At kaya pumunta na kagad ako sa kalsada para matawagan ko sa ma'am. Kaso naman, tinawagan ko si ma'am, ay sabi ko magpa-additional dahil napakalayo ng pinakanilang nilagay. Kaso ayaw naman pumayag ni ma'am ng ating customer. Tapos sabi ko, ibabalik ko yung item and then bayaran na nilang na ako. Ayaw naman daw nila. Kaya ang ginawa ko na, pumunta tayo rito sa may police station para magpa-assist at magpatulong para naman matulungan tayo kasi nga naman niligaw tayo sa kabundukan tapos hindi niya tayo babayaran. Kaya yun ano ang naging desisyon ko, pumunta na ako rito sa may pinaka-police station. Okay, so mga pare, kayo yung dumalang tayo ng police station. So nagpa-assist tayo kay sir. So yan, para yun, okay naman na rin yung customer, magdadagdag daw ng pambayad. Gagawin daw 300, mabuti naman. Grabe layo na pinuntahan namin talaga, grabe. Layo. Grabe. Papasis talaga ako kala sir kung talagang ganun eh. Kung talagang di ako babayaran. Papasis talaga ako. Kawawa naman ako. Layo pinuntahan ko. Mamaya ma-hold up ako ron. Grabe. Okay.
tayo mga sir. Ma'am, punta na tayo. Let's go. So ay maraming salamat nga pala sa pinagtanungan ko sa police station dito sa La Hornueva, Ecija. Napakabait ni sir at insist na tayo. And yun, buti na lang napapayag din natin si ma'am na dagdagan yung bibigay sa atin. Ginawa niya 300, dapat kasi 233 lang. And dinagdagan niya na ng 70 para magsakto na ng 300 yung binigay niya. At maya maya lang pinuntahan natin dito sa may gawing palengke. Dito rin pala sa may gawing palengke. Tapos ang nakalagay pa sa kanila yung hypermarket. Wala naman palang hypermarket dito sa may gawing punan La Hornueva, Ecija. At maya maya lang nakarating na tayo dito sa may miltihan at binaba ko na may mga gamit at binayaran na rin tayo ng 300 pesos. At maya maya lang day ay umuwi na rin tayo. Okay. Okay, sa mga pare kayo, uwi na tayo. Tingnan natin makakuha yung bukong dito. Grabe. Napakalayo. Sulat na tayo. Hanap tayong bukong dito. Sana meron.